Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulechon. Tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa balitaan ng Bayan TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang matindi ang nangyari kay Enrile. Confirmado na Press Marcos BP Sara FPRRD na shocked. At yung play na natin kung lalaman na ito. Si Juan Ponce Enrile ay merong kasi siyang TV show sa SMNI, no? So sa kanyang TV show sa SMNI, medyo may mga naikwento. At bilang Chief Presidential Legal Advisor, medyo in the know siya sa mga ganap sa loob, no? Tingnan natin kung ano yung mga nabanggit niya sa kanyang show. Halos lumuhod sa presidente! Sabi ni Enrile, desperate developer allowed to proceed with Manila Bay reclamation. O, may pinayagan ng isa kasi nagbakaawa. Ano sabi? Marcos under pressure from rich developers on Manila Bay reclamation projects. Under pressure pa ang sinabi dito. A chief presidential legal advisor, Juan Ponce Enrile, disclosed that there was pressure coming from the rich on President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. amid his decision to suspend all Manila Bay reclamation projects. May pressure daw, guys. Ano kayang pressure to, no? Ano kayang pinang gusto nilang ipang leverage kay Pangulo, no? Kasi pressure eh. Buti sana kung kasi pag pressure ang dating parang pinipilit, di ba? Pinipilit daw ang Pangulo na pagbigyan yung mga nasuspending Manila Bay reclamation project. The former Senate President said during an interview on television dito sa Bayan ni Juan. Yun yung pangalan ng TV show ni Amanon Johnny sa SMNI yan eh. On Saturday, August 19, that one of the developers of the suspended projects even pleaded to allow it to continue. Guys, pleaded eh. So nagmakaawa to. Ang sabi, ang daming pressure na mga mayayaman sa kanya. Ang dami rong pressure. Which makes me wonder, mga kuchero, how is the president responding to this pressure? Paano kaya siya nag-respond? Kasi alam natin, nung in-announce na ito, nung una niyang in-announce na meron ngang ganitong ganap, pinasuspindin niya lahat maliban sa isa. Umpisa pa lang, nung una pa lang yun. So, tapos, the following, after a few days, naglabas ng balita si DENR, Secretary Yulo Loizaga, na hindi, wala na yung isa, lahat na siya. All Manila Bay Reclamation Project suspended pending review, August 10 po yan. Yung balita po na to, ngayon lang, so medyo late yung info. So hindi ho natin alam kung ito ay before nung mag-announce si DENR na wala na, cancel na lahat o suspended lahat, or after nun. So malalaman pa lang natin. Pero pagkakaalam ko, wala pang nagpapatuloy eh. So lahat yan, feeling ko lahat suspended. Kasi wala nagpapatuloy ngayon eh. Ang alam ko, merong isang nagre-reclaim ng lupa dyan sa Manila Bay. Alam ko ito dahil nirekomenda namin kay Presidente na huwag nang payagan eh. Halos lumuhod sa Presidente dahil malaki ang utang sa bangko. Oo, napakalaki ng utang pala sa bangko nito. Kawawa naman. Hindi mababawi ang inutang para pangpuhunan dito sa reklamasyon na ito. Kaya ito. Ay, alam nyo mga kuchero, parang gusto kong malaman kung sino yung naglumuhod na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi syempre mga mayayamang oligarko itong mga to. At bihira natin sila makikita na lumuluhod. Wala lang. Parang sarap imagine eh, no? Na ay may oligarkong napaluhod si Presidente. Pero almost lang naman pala. Almost kneeled. Halos lumuhod daw. Enrile, however, did not name the developer. Spill the tea! Spill the tea na! Attorney! Oh, diba? Senator pala, senator. Kasi yun yung pinakamataas niyang naan eh. A chief legal advisor. Chief na lang. Spill the tea na! Chief! Chief Enrile! Sabihin mo na sa amin! Ano nang protektahan yan? Kwento na agad! Okay. The official shared that Marcos allowed what the developer already finished reclaiming. Ayun. So, hindi naman pala pinayagan na tapusin yung buong nire-request niya na i-reclaim. Yung parte lang na naumpisahan na para tapusin. Ipapatapos na lang yung naumpisahan na. Eh siguro, para may pakinabang pa ng konti, di ba? Sayang naman. But suspended those that have not started yet. So parang doon siya. Yung mga iba na hindi pa nag-uumpisa, wala na yun. May clue. May pa-clue. Si Manong Johnny,
Ang kanya daw reclamation is 250 hectares. Yan. Pero man 200, pamaya titingnan natin kung sino 250 hectares na yan. Okay, he also detailed why the Manila Bay reclamation projects must be suspended, especially amid backlash because of the flooding in several Luzon provinces. Totoo naman yan. Diba yung sa Bulacan hanggang ngayon, lubog pa sa baha. Oh, Pampanga, antas ng baha. Sa Manila, pataas ang baha. Eh, baka mamaya, maging parang Aquaman na tayong lahat. Nabubuhay na tayo sa tubig. Or Waterworld, sa mga medyo kaedad ko dyan. Oh, naalala niya pa ba yung Waterworld? Baka mamaya, maging ganun ang future natin, guys. Hindi na pagandahan ng kotse, pagandahan na lang ng bangka. So, ano ba? In fact, even Malacanang won't be spared. Ay, pati pala Malacanang, hindi makakaligtas sa taas ng baha. Because water from Manila Bay would go to rivers, including Pasig River, at the presidential residence's own backyard. Sabi, yung pupuntahan ng madisperse na tubig sa Manila, backward, it will backflow sa mga Pasig River, Angat River, Mekawayan River, kung ano-anong mga river niyan. Rian, lahat yan magiging flooded kapag pinayagan mong lahat yung reclamation, Rian, sa Manila Bay. Pati Malacanang babahain. Eh, katabing-katabing niya yung ilog Pasig, eh. Walang gano'n talaga. Pag kumapaw ang ilog Pasig, mga kutsero, yun na yun. Yun na yun. Napakasama na ng sitwasyon natin sa Manila pag gano'n. So, yun lang. Marcos earlier suspended all reclamation projects in Manila Bay. Department of Environment and Natural Resources said were approved during the previous Duterte administration. Yun lang. Sino kaya nag-approve niyan? Malamang yung Philippine Reclamation Authority. Kasi, ano yan eh? Empowered sila ng presidente para mag-approve ng mga reclamation eh. Paano kaya pinatakbo ng PRA yung application ng reclamation na to? Diba? Ewan. Anong nangyari dyan? Siyempre, kapag ano, kapag napag-uusapan ngayon ang reclamation, eh ang una nating iniisip lagi, eh yung kay Gatchalian. Ayan, kay Plastic King. Natatay ni Senator Win Gatchalian. Of board naman daw yung kanila, sabi. Pero damay yung kanila sa suspension. Wala na. Tama yung sa kanila sa suspension. Oh, sabi niya, I don't deny na connected yung father ko in that project. It's on record. But personally, I don't meddle with that. Wala na akong time. Yun ang sinabi niya. Sa kanila yung Manila Waterfront City Development Project. Yan. Ang reclamation na to ay sa west side of the Quirino Grandstand hanggang breakwater of Manila South Harbor in the city of Manila. Ayun yung Manila South Harbor. Andun yung ano, Yacht Club. Manila Yacht Club. Tsaka yung Navy office yata yun. I forget. Oh, sa may Rojas Boulevard yan eh. Malapit sa ano? CCP ba? O PICC? Magkatabi lang naman yun eh. CCP. Malapit katabi ng CCP. So yun. Eh, above board naman daw yung kanila. Pero, syempre, pag, di ba, ang iisipin mo agad, sino kaya yung naglumuhod na yun? Kalagad siya yan kaya yun? Parang confirmation ha, at hindi rin natin sinasabi na kalagad siya yan yun. Pero kasi, syempre, yung pangalan kasi nila yung matunog during that time. Although may clue na inilabas si Manong Johnny, yung reclamation project ay 250 hectares. At yan nga mga kabalita natin yung ilang mga patungkol na mga pahayag at balita dyan na kung saan tila nga ba itong patungkol nga sa reclamation dyan sa Manila Bay nga mga kabalita natin eh. Tila nga ba lahat eh sinuspinde ng ating Pangulo nga Marcos na kung saan dito nga eh tila nga daw ba eh itong mga oligarko na to eh tuluyan nga nawalan na ng talagang i-re-reclaim dyan sa Manila Bay o tuluyan ng isinuspindi nga ito ng Pangulong Marcos na kung saan dito nga daw may isang halos daw eh maglumuhod. Sa muli nga pagre-reclaim ng kanyang syempre na pondohang reclamation dyan sa Manila Bay na kung saan eh talagang napakalaki daw ng utang sa bangko mga kabalita natin na talagang halos nga daw eh talagang lumuhod sa ating Pangulong Marcos. Maituloy lamang ito no na ito nga daw nag-iisang pinayagan nga daw mga kabalita natin subalit hindi nga daw sa kabuuhan ng kanyang pinondohan na ire-reclaim no? Na kung saan yung mga ibang magre-reclaim dito sa Manila Bay itila nga ba talagang suspindido na at hindi na nga pinayagan ng ating Pangulong Marcos. Yan ang isa sa mga binunyag nga ni Manong Enrile nga rito mga kabalita natin yung talagang halos daw maglumuhod sa ating Pangulo na
ituloy ang kanyang pagre-reclaim dyan sa Manila Bay nga, na dahil nga sa pagkalugi o talagang pagkalaki ng utang sa bangko. No, mga kabalita natin, na ayon nga dito kay Mano Enrile nga, tila nga ba daw ito may sukat itong 250 hectares nga na i-re-reclaim, no? Na talagang todo pakiusap at todo talaga yung paghingi ng permiso sa ating Pangulo, na halos daw ito'y maglumuhod, no, dito sa ating Pangulong Marcos. Na kung saan itong mga reclamation na ito, tila nga ba malaking epekto dito sa ating lugar. Na kung saan ito ay nagdudulot nga ng mga pagbaha, no, na kung matatandaan ninyo na talagang yung mga lumubog na mga lugar nung kasagsagan ng bagyo, halimbawa na lamang yung Bulacan at Pampanga nga, na hanggang ngayon may tubig pa nga rin. Makakabalita natin na ito ay talagang maaaring mangyari rito sa mga kalapit na mga lugar nga ng Manila Bay, at talagang tila nga ba tayo mamumuhay na rin sa katubigan, no, na talagang magiging aquaman na ang dating daw dyan, mga kabalita natin, pag nagkataon na lahat payagan tong sabay-sabay na i-reclaim, na talagang itatabunan ng lupa, malaking epekto, at yung pagbaha talagang dudoble, mga kabalita natin, na ang kawawa syempre tayo ring mga Pilipino na mga mamaya na malapit na naninirahan dito, na talagang babahain, kabilang na nga dyan yung Ilog Pasig, no, na talagang yung balik ng tubig yan, at talagang patuloy nga itong pagdurusahan ng marami pag nagkataong maituloy-tuloy ito, at mabuti na lamang talaga sinuspindi, hindi na ito pinatuloy nga ng ating Pangulo, at sapagkat nga ito i-re-reviewin pa at titignan pa muli ng ating gobyerno o syempre ng ating Pangulo yung ginagawa rito nga pagre-reklamasyon, no, dyan sa Manila Bay nga, na sana nga wag nang maituloy, pagkat marami talagang apektado nating mga kababayan ang magdurusa dyan, na ang tanging kikita lang syempre yung mga oligarko na talagang mayayaman, na tanging ang gusto lang ay magpasasa ng kanilang pera at talagang kumita ng limpak-limpak sa kanilang mga ginagawa, lalong-lalo na itong proyekto na to, na tila nga ba na hindi na madadama, na tila nga ba talagang makikinabang lamang dito syempre yung mayayamang negosyante, at syempre yung mga oligarko nga mayayaman na talagang walang pakundangan, na kahit pa talagang masira ang kalikasan nga. At ito yung nangyayari nga, yung sunod-sunod na pagbaha na nararamdaman syempre ng ating mga kababayan na malapit dyan, no, mga kabalita natin. Yan yung magiging dating dyan pag tuluyang mapatupad at talagang tuluyang matayuan ito ng reclamation dyan, at talagang malagyan na ng mga establishmento at syempre ng mga gusali dyan, mga kabalita natin, sigurado yung pagbaha talagang ang tama dito sa mga malalapit na lugar, at hindi lamang syempre talagang malaking epekto nga dito nga sa ating kalikasan dyan sa tabi ng Manila Bay, at kung saan pang karatig lugar syempre, mga kabalita natin, yan ang tama niyan, no, yung ginagawang reclamation nga, na kung saan ito ngayon ibinunyag at talagang binulgar nga ni Manong Enrile dyan, na tila nga ba yung mga oligarko nga mayayaman sablay at talagang nag-uumiyak ngayon sa kanilang mga proyekto na nais dyan sa Manila Bay. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, tumalang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!